Bago pa man dinala sa Quirino Grandstand ang imahe ng Poong Nazareno, eksklusibong napasok ng News 5 ang Sarao Motors kung saan binuo ang bagong andas na paglalagyan ng apat na siglo ng imahe ng Poong Jesus Nazareno para sa traslasyon bukas. Personal ko ring nakausap ang nagdisenyo at gumawa ng andas. Narito po ang aking report. Sa loob ng planta ng Sarao Jeepney sa Las Piñas, binuo ang bagong andas ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Mula sa labas, makikita ang stainless bar na paglalagyan ng lubid at pupwestohan ng mga hihila ng andas. Solid na gulong ng forklift ang inilagay para siguradong walang flat. Ang tatlong gulong sa harapan, makokontrol ang direksyon sa pamamagitan ng steering lever na kalapit ng preno ng andas. Sa loob makikita mga emergency equipment gaya ng oxygen at fire extinguisher. May maliliit na pinto sa gilid ng andas na siyang entrance at exit ng mga iyos na magbabantay sa dalawang gilid ng andas. Meron din itong provision para sa lalagyan ng CCTV pati na sound system. Stainless plates ang ginamit ng 82 years old na si Mang Carling, maestro latero ng Sarao base sa specifications ng Quiapo Church. Tubular na makakapal. Hindi basta tubular lang na tulad ng makikita natin sa mga hardware na manipis. Yan makakapal talaga. Ang plancha naman, stainless lahat yan. Ang power supply, rechargeable batteries. Sapat kahit abutin pa ng isang buong araw ang prosesyon. Di po tayo gumamit ng mga gasoline type, yung mga diesel type, kasi to avoid yung fumes, baka instead na makabuti, mapakasama po sa mamamasa yung amoy niyan. Kaya po ang ginamit natin, we decided yung power inverter, para lang po siyang ano, yung charger ng cellphone. So pag na-empty, recharge, then ready na ulit ito para gumamit. Ngayong taon, isang glass casing ang ginawa na paglalagyan ng imahe ng Nazareno. Ito'y upang mas lalong makita ng lahat ang imahe, lalo na ng mga bata at matatanda, para na rin mapanatiling banal at ligtas ang prosesyon. Yun po ay ginawa para talagang maiwasan yung magsasampahan, yung haharang, para yung mga deboto talagang maiiwasan nila na maharangan yung ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Tawag ho dito ng mga glacier ay tempered laminated, no? Dalawang salamin ho yan na nilagyan ng parang plastic para ho kapag ito ho ay hindi natin napigilan, nabasag pa rin ho, hindi ho ito yung maghihiwa-hiwalay at babagsak sa mga tao. Para ho itong salamin ng mga sasakyan. Medyo sinusubukan ho namin minsan yan na batu-batuhin ng mga plastic, dunggulin ng tao, eh kung tao lang ho naman, palagay namin masasaktan ho ang tao bago niya mabasag yung salamin. Ito yung glass casing ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Tatlong bahagi ang may salamin, dalawa sa gilid, isa sa harapan. At ito ay may isang pulgadang kapal. Pagdating dito sa likuran, ay metal plates ang nakalagay at may maliit na butas. Dito nakausli yung bahagi ng cross ng Nazareno kung saan maaari itong mahawakan ng mga deboto kung nanaisin nila. Pag binuksan mo naman ito, meron itong maliit na pinto kung saan pwede rin na maglabas-masok yung mga ihos na maaaring mag-ayos kung sakali man magkaroon ng aberya dito sa loob ng glass casing. At talagang inayos ito at ngayon ay lalagyan din ng mga bulaklak na makikita nyo pag ipinrosesyon na. Ang naisip kong gamitin ngayon sa senyor kasi para bumagay sa kanyang disenyo sa urna is Ecuadorian roses po. Sa lahat ng preparasyon, may paalala ang rektor ng Quiapo Church na si Father Jun Sescon na dapat tutukan ng mga deboto ang pinakamahalaga, ang pananampalataya. Para lalong umigting ang debosyon, sacrifice, kotang-kota na ang lahat ng deboto. Naniniwala ko, talagang doon sila kumbinsido. Pero siguro kailangan pang ipaunawa din sa kanila na ang palakip ng sakripisyo ay yung pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa katotohanan, sa katarungan, sa mga mahihirap. No, yun yung maging, para mas maging holistic at buo yung kanilang debosyon. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita
sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.